Natin ay mukhang nahati ito sa dalawang bahagi. Ang isa ay topic tungkol sa pananampalataya na kung saan ito ay na-describe na sa pamagitan ng pananampalataya yung sikamuron 3, tumataas na ito ng 35 meters. Feet ba yun o meters? Mukhang nakalimutan ko. So, meter sa ta kasi dapat mataas ano, 35. Eh, pag mabunod, pag meron kang pananampalataya, i-command mo at ito ay malilipat doon sa dagat. Sa kabilang dako naman, ang paggawa ay pagturing na ikaw ay alipin ng ating Panginoon. Ngayon, sa ating mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya, papaano makikita sa buhay natin ng sabay yung manifestation ng faith and works. Ano ba yung pagkakaintindi natin doon sa pananampalataya at ano yung pagkakaintindi natin doon sa ating ginagawa na paglilingkod sa Panginoon? Okay, isa-isahin po natin yung mga talatang ito at sa ganoon ay makita natin kung ano ang patutunguhan ng mensaheng ito. Ang mga apostol ng ating Panginoon, nung sila ay nag-uusap-usap, ay humingi sa ating Panginoon ng karagdagang pananampalataya. Hindi ko alam kung bakit nila hinihingi na dagdagan ng kanilang pananampalataya. Nakukulangan ba sila? Lumiliit na ba yung kanilang faith sa ating Panginoon? Eh, kayo mga kapatid, kumusta yung inyong pananampalataya? Kailangan nyo bang humingi ng dagdag na pananampalataya? Pero ang dapat natin pag-usapan, ang pananampalataya ba talaga ay nadadagdagan? Mayroon bang tinatawag na dagdag bawas doon sa pananampalataya? O yung pananampalataya, simple pananampalataya, pag magkaroon kaya, yun na yun. Walang dagdag bawas. Ang faith ba ay lumalaki o lumiliit? O yung faith ay hindi yan lumalaki at hindi rin yan lumiliit? Ano sa tingin ninyo? Pastor, ano sa tingin natin? No. So, dito mga kapatid, sa tanong na ito o sa paghingi nito ng kanyang mga alagad na dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya, hindi po ito sinagot ng ating Panginoon ng direkta doon sa kanilang hinihingi. Kasi kung direkta ang sagot, eh dapat sasabihin ng Panginoon, no, sige, dadagdagan ko ang inyong faith. Yan. Bakit maliit na ba, kumunti na ba ang pananampalataya ninyo? Dadagdagan ko yan. So, hindi po ganun ang isinagot ng ating Panginoon. Sa hali, ay gumamit siya ng isang paralelism. Ang paralelism niya ay kinuha niya yung butil ng mustasa. Ang butil kasi ng mustasa, mga kapatid, ang seed niya ay napakaliit po. Maliit na maliit. Pero kapag yan po ay lumalaki o tumubo na, mabuhay at gumago, malaking puno po ang mustasa. Kaya ang sabi niya rito, kung magkaroon ka lang ng maliit na pananampalataya, singlaki ng mustasa, ang paralelism niya maliit. Hindi po nagbigay ng paralelism ang ating Panginoon na kinakailangan malaking buto para masabi mo na mayroon akong malaking pananampalataya. Ang ginawa niyang halimbawa, yung butil ng mustasa na napakaliit sa lahat ng butil. Pero sabi niya, magkaroon ka lang ng ganong kalaking butil, sabi niya, eh pwede mo nang utusan ang sikamuro na mabunot siya at malipat doon sa dagat. So ano po yung ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Alam niyo mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi po ito tinitingnan na malaki at maliit. Wala pong maliit o malaking pananampalataya.
ang mahalaga sa pananampalataya mo, ikaw ay buhay. Buhay ang pananampalataya. Active ang pananampalataya. Dapat ang faith ay nai-exercise. Marami pong mga tao, mayroong pananampalataya sa ating Panginoon, pero hindi po nai-exercise ang pananampalataya. Iba ang knowing God and believing God. Faith in God. Iba yun. Maraming mga tao, kilala ang ating Panginoon sa Kristo, pero yung kanilang pananampalataya ay hindi active. So, sa makatuwid, ang paglaki at pagliit ng pananampalataya, wala pong usapin na ganun. Ang usapin dito, ang ibang pananampalataya, hindi growing, hindi buhay, hindi active. Walang maliit at walang malaki. Ang problema, mayroon tayong faith, hindi natin pinag-usapan ng malaking maliit dito, mga kapatid. Mayroon tayong faith, pero hindi buhay ang ating pananampalataya. Amen? Dapat po sa faith ay nag-grow. Ini-exercise yung faith. Dapat siyang ay lumalago katulad ng mustasa. Ganyan po ang pananampalataya. Kahit siyang magsimula sa isang napakaliit, pero kung yan ay nai-exercise mo, yung pananampalataya mo ay yumayabong lumalago. Pero kung ang pananampalataya mo hindi po na-exercise, walang mangyayari dyan. Paano po ini-exercise ang pananampalataya? Paano natin masasabi na ang ating faith ay buhay? Dito mga kapatid, ito na mismo yung example. Masabi mo sa punong yan, lumipat ka sa dagat, malilipat yan. Ay, anong ibig sabihin nun? It is the power of the Lord. Hindi dahil sa iyong sinabi, hindi dahil sa ikaw yon, kung hindi yung bagay na yon na nagkaroon ng milagro, nalipat ang puno doon sa dagat, yon ay kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng faith sa ating Panginoon, magkaroon ka ng pagtitiwala sa ating Panginoon, nang sa ganon, ang power ng Diyos ay nakagawa. In the absence of faith, God can do nothing in our lives. Amen mga kapatid? Pag wala na ang faith mo sa ating Panginoon Jesucristo, si Jesus walang magagawa sa iyo. Pero kung mayroon kang faith, yung faith mo ay yan ang panghahawakan ng Diyos para gumawa ng milagro sa iyo. Kaya nga, kapag mayroong gumagaling, anong laging sinasabi ng Panginoon? Your faith has made you well. Amen? Pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Hindi sinasabi ng ating Panginoon, ako ang nagpagaling sa iyo. Nakabasa pa kayo, sinabi niya, ako nagpagaling. Yung mga tao ang nagsasabi na ang nagpagaling ang Panginoong Jesucristo. Pero the moment na ang Panginoong Jesucristo magpagaling, ang lagi niyang sinasabi, your faith made you well. Laging ganon. Na-realize yun ba yun mga kapatid? Of course, tayong mga mananampalataya niya, ang Panginoong Jesucristo ang nagpagaling. Pero dito, itinuturo ng ating Panginoon na yung pananampalataya mo kasi mayroong comfort, kaya kita pinagaling. Yung babaeng inaagasan ng dugo, ilang taon na siyang may problemang ganon. Non-stop ang pag-agas ng dugo sa kanya. 12 years. Ano ang sabi niya? Ano ang kanyang pananampalataya? Mahawakan ko lang yung damit ng Panginoon. Gagaling na ako. Alam ba ni Jesus yun? Hindi.
Sinabi niya ba, gumaling ka na, magaling ka na, tumayo ka na, tumigil ka, ikaw na dugo, na umagas. Wala pong binabanggit ang Panginoon. Basta nung mahawakan ng babae ang kanyang laylayan, tumigil ang dugo na umaagos sa kanya. Takot na takot pa nga siya kasi tinanong ng Panginoon. Sabi niya, mayroon akong naramdaman na lumabas na power sa akin. Hinahanap niya ngayon. Biro niyo mga kapatid ha, walang dinideklarang words ang ating Panginoon. Dahil sa pananampalataya ng babae, mayroong naramdaman na power ang Panginoon na lumabas sa kanya. Mga kapatid, yung power ng Diyos lumalabas, nagiging aktibo sa tao kapag mayroong kang faith. Amen? Amen. Kaya pag wala ka ng faith, tapos ka na. Kaya parang sinasabi dito ng Panginoon, eh, nag-uusap kayo sa malaki at maliit na pananampalataya. Ang gusto ko lang i-activate ninyo, maliit man yan, hindi nyo dapat problemahin na. Huwag ninyong pag-usapan ng malaki at maliit na pananampalataya. Ang mahalaga sa akin, maliit man yan, kasing laki man yan ang mustasa, i-activate mo lang at ako ng bahala. Amen? May problema, hindi na-activate. O, tingnan nyo, yung si Peter. Nung makita niya ang pangalan, ang Panginoon na nasa ibabaw ng tubig, sabi niya, Panginoon, kung kayo po iyan, pabayaan ninyo akong pumunta sa inyo. Ang sabi ng ating Panginoon, sige, halika. Kumakbang si Peter doon sa tubig. Paghakbang niya, hindi po siya lumubog. Nakalakad siya, tuwang-tuwa si Peter. Pero nung tumingin siya sa palibot, ang lalaki ng alon, eh lumubog. Alam ninyo, ang nagpapalubog sa pananampalataya ng Kristiyano, ang pagtingin sa problema. Kaya kung ikaw ay gusto mong maging active ang iyong pananampalataya sa Panginoon, do not turn your eyes onto problems. Ibabagsak ka lang yan. Always focus your eyes to God. Kalabitin yung katabi nyo, sabihin nyo, tumingin ka lagi sa Panginoon. Ito ang problema ng mga tao. Kapag nagsimula lang tumingin sa paligid, lumulubog na. Ang dami po natin tinitingnan sa paligid. Alam niyo yung katitisuran, hindi po yan nawawala. Naku, mamatay na lang tayo sa mundong ito. Yung mga katitisuran sa paligid natin, hindi mawawala. Eh ngayon kung manipis ka, madali kang matisod, hindi aalis ka na sa simbahan. Eh delikado yun, mga kapatid. Ang kaligtasan natin, individual. Hindi tayo pwedeng iligtas ng tao na yun. O kaya naman, dahil natisod tayo sa Kanya, hindi na tayo nagsimba, eh, yung parurusahan ng Diyos, yung kinatitisuran lang natin. Tayo naman, na nadamay lang sa Kanya, eh, i-exempt na tayo ng ating Panginoon. Hindi na tayo accountable sa ating aksyon. No, mga kapatid, mali yun. Hindi po mauubos ang katitisuran. Hindi mauubos ang problema. Kaya nga, dapat po yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon, huwag pong mamatay. Huwag mawala. Yan ang pananampalataya. Mayroon kang problema, pero hindi ka lang hihina kasi alam mo na yung problema mo, mas malaki dyan ang ating Panginoon. Kaya dapat kung medyo nakakakita ka ng negative, katulad ng kay Peter, negative yun kasi pag umapa ka doon sa dagat, sigurado lulubog ka. Pero nang umapak siya sa dagat, hindi niya inisip na ako ay lulubog. Basta ang kanyang isipan, pupunta siya sa ating Panginoon. Kaya paghakbang niya, hindi po siya lumubog kasi nakakonsentrate siya sa ating Panginoon. Pero nung makita niya na ang paligid niya, malalaking alon, doon lang po siya lumubog.
Kaya ang kailangan lang mga kapatid, mag-initiate po tayo ng paghakbang doon sa pananampalataya natin. Minsan mayroon tayong pananampalataya, pero hindi mo inihahakbang ang iyong mga paa para tumapak kung ano ang iyong pananampalataya. Kaya wala pong nangyayaring milagro. Kasi hindi natin dinidel yung power ng Diyos. Eh samantalang, ang banal na kasulatan, punong-puno ng kapangyarihan ng mga milagro. Pero hindi po natin nararanasan kasi hindi tayo humahakbang doon sa pananampalataya. Ang lagi nating pinagbabasihan ang ating isipan. Kapag mayroon tayong problema, minimission natin ito, depende doon sa kakayahan natin. Kapag hindi nakaya ng ating ability, ay sinasabi natin, huwag na. That is not faith. Pag gumamit tayo ng measurement sa lahat ng ating ginagawa, dapat ang measurement natin, yung power ni Lord. At sasabihin natin, alam ko, alam nating lahat, magagawa ni Lord yan sapagkat walang imposible sa Panginoon. Amen? At kung ganoon ang declaration natin lahat mga kapatid, hindi pwede na hindi gawin ang ating Panginoon. Bakit? It is your faith. Mapapahiya ang Panginoon kapag ang faith natin ay hindi niya ginawa. Ang sabi niya, sino mang lumapit sa akin na mayroong pananampalataya, kahit sa anong paraan, hindi ko itataboy. Kaya kung tayo po ay gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi na ayon sa pananampalataya, mga kapatid, hindi na po yun ang gusto ng ating Panginoon. Dahil ang relationship na bubuo sa pagitan ng tao at ng Diyos, sa pamamagitan lang po ng pananampalataya. Pag wala na ang pananampalataya, yung relasyon na yan, wala na. Kaya maraming mga churches na pinatatakbo ng kanilang mga talento, pinatatakbo ng kanilang mga kakayahan, pinatatakbo ng kanilang kung anong meron sila. Mga kapatid, yung mga church na buhabagsak pagdating ng panahon. Hindi na kasi nag-glorify ang ating Panginoon. Hindi na tayo umaasa sa ating Panginoon. Kaya itong mga alagad, tanong ng tanong, dagdagan mo yung aming pananampalataya. Hindi naman dahil sa kakulangan ng pananampalataya ang problema ninyo Yan ang gustong sabihin ng Panginoon. Hindi naman dahil sa kaliitan ng inyong pananampalataya. Kung hindi, yung inyong pananampalataya, hindi ninyo in-exercise. Hindi ninyo inihahakbang. Hindi ninyo dinidare ako. Parang sinasabi ng ating Panginoon, hindi nyo kasi ako sinusubukan. Kaya hanap kayo ng hanap ng pananampalataya, walang nagmamanipesta kapangyarihan kasi wala naman kayong sinusubukan bagay. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi nyo ba alam, maliit, kahit maliit lang yan, yung punong kahoy pag mabunot, mapunta ng dagat, hindi yung maliit na bagay mga kapatid. Malaking bagay yun. Grabe yung milagro yun kung kami ni pastor dito manalangin ng gano'n, itong building natin mabunot at madala sa ibang lupain grabe yung milagro. Pero hindi yun ang kanyang gustong sabihin. Hindi yung magpapasikat ka lang. Kasi yung milagro ng ating Panginoon, hindi para magpasikat lang sa tao. Bawat milagro na ginagawa ng ating Panginoon, mayroong purpose. Amen? May layunin. Ano ang layunin ng milagro ng ating Panginoon? Para sa kabutihan ng tao. Pero si Satanas, pag gumawa ng milagro, magpapasikat lang siya. Pabibilibin ka. Uy, mayroong umiiyak na ribulto. May tutulong nung umiiyak ng ribulto na yun? Pero kapag si Lord ang siyang magmilagro, mga kapatid, tiyak beneficial sa tao. Amen? Yung kanyang sinasabi na punong kahoy mabunot papunta ng dagat, hindi naman talaga papatulan ng ating Panginoon yan. Pero yung sitwasyon, ini-exaggerate niya.
Ini-exaggerate niya na yung pananampalataya kahit imposible mangyayari yan. Pero of course, alam natin na yung imposible na yan ay ginagawa ng ating Panginoon para lamang sa kabutihan ng tao. Hindi yung magmimilagro ka, magbubunot ang punong kahoy, mapunta doon sa dagat, eh anong naitulog sa tao yan? Bumilig ka, of course. Pero walang naitulog sa tao. Eh hindi yan ang milagro ng Panginoon. Exaggerated lang po ang kanyang pagkakasabi para ipakita sa atin na sa kanya ay walang imposible. Ngayon, itong pangalawa, mga kapatid, nagbigay ng isang parabol, kwento. Actually, hindi ito kwento eh. Hindi ito parabol, kundi ito talaga yung normal na sitwasyon sa kanilang konteks ng unang panahon. Sabi rito, kung ikaw ay Panginoon at mayroon kang alipin, yung alipin mo na galing sa pag-aararo sa bukid, pagdating ng bahay, uutusan mo yan. Pagkatapos ay sasabihin mo, ipaganda mo ako ng makakain. Pagkatapos kong kumain, saka ka lang kumain. Kapag nagawa na ba ng alipin mo yung bagay na yon, sabi rito, pinasasalamatan mo ba ang alipin? Sabi rito, hindi ano. Sabi, ganon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inutos sa inyo, sabihin ninyo kami mga alipin walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. So ito ay ipinapaliwanag dito ng ating Panginoon na ang alipin natin sa lupa, kapag inutosan natin at sumunod, hindi tayo magpapasalamat sa Kanya. Dahil alipin natin siya. Ito yung values ng unang panahon. Pero ngayon, of course, pag may mga kasambahay tayo, kahit natin sa kasambahay, pagkatapos yung gawin ng isang bagay, sinasabi natin, salamat ha. Pag matanda na sa atin, inaati natin. Ate, salamat ha. Ganun na tayo ngayon kapulay sa mga katulong natin. Pero nung unang panahon, hindi po ganun. Kaya yung bagay na ito, ito yung konteksto nung unang panahon, kapag meron kang katulong, alipin ang tawag nila, hindi katulong. Alipin talaga ang utusan nila. Eh, pagkatapos mong utusan, hindi ka nagpapasalamat. Kaya ito yung context na ito, ito yung ginawang paralelism ng ating Panginoon na tayo, kapag tayo ay nagtatrabaho sa ating Panginoon, ay huwag tayong maghintay ng pagpapasalamat. Sabihin natin, pagkatapos natin gumawa, sabihin natin na tumutupad lamang ako sa aking tungkulin. So dito mga kapatid, yung pagtatrabaho sa ating Panginoon ay kaiba ito sa tinatawag nating pananampalataya. Ang pagtatrabaho ay hindi po ito bunga ng pananampalataya. Medyo magugulat kayo rito. Dito, pag nagtrabaho ka, ituring mo na alipin ang iyong sarili. Huwag kang maghintay ng anumang recognition. Huwag mong babanggitin ang iyong sarili para iparecognize. Huwag kang magdi-demand ng recognition. Bakit hindi niya nabanggit ang aking pangalan? Sa halip dito, kapag ikaw ay gumawa at natapos mo yung gawa mo, ang reporting mo, hindi sa leader mo, kung hindi sa Panginoon. Sasabihin mo kay Lord, Panginoon, natupad ko na po ang aking ginagawa na ako na isang alipin mo. Ganun po ang reporting natin. Tayo ay nagre-report ang ating ginagawa doon sa ating Panginoon. Na-accomplish na natin. Hindi po tayo nagbabanggit sa harap ng mga tao para i-recognize tayo. Kaya ang paglilingkod dito ay hindi sa pamamagitan ng layunin na tayo ay makilala ng tao. Kasi ang turing natin sa ating sarili, tayo ay alipin.
Ngayon, ang sabi ko kanina, hindi ito bunga ng pananampalataya. Bakit? Kasi ang pananampalataya, mga kapatid, yung isang bagay na hindi mo pa nakikita, pero inaasahan mo na mangyayari sa'yo. Assurance ng mga bagay na hindi pa nakikita, pero ina-assure mo na na yung bagay na yon ay mangyayari. Yun ang faith. Ang faith ay pagtitiwala na ang Diyos ay makakagawa sa iyo. Ang faith ay pagtitiwala na ang Diyos ang siyang nagawa. Walang imposible sa ating Panginoon. Yan ang faith. Kaya pagdating po ng paglilingkod sa ating Panginoon, eh hindi po ito usapin ng pananampalataya, kung hindi ito ay usapin ng pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga, napakahalaga ng obedience. Maraming mga tao, talagang hindi mo na makita yung faith sa kanila kasi trabaho lang sila ng trabaho, trabaho ng trabaho, trabaho ng trabaho. Eh ang problema, trabaho ng trabaho, pero bilang naman ng bilang, kwenta ng kwenta, kwenta ng kwenta. Eh pag ganyan, trabaho ng trabaho, bilang ng bilang, eh mga kapatid, mapapagod tayo. Hindi yan ang gustong ugali ng ating Panginoon. Ang sabi niya, pagkatapos mo magtrabaho, sabihin mo, wala kang kabuluhan. Kasi alipin ka lang na tumutupad sa kanyang utos. Amen? Wala na nag-amen. Kaya nga, yung gawa, mga kapatid, eh, hindi po nagsasalita yan tungkol doon sa faith. Yan ay nagsasalita tungkol sa obedience. Tingnan ninyo ha, sinabi ni Santiago, ito, maaaring kontrahin niyo ako dito sa sinabi ni James. Sabi ni James, mayroon kang pananampalataya, pero ako, ang pananampalataya ko, ipapakita ko sa pamamagitan ng aking gawa. So yung sinabi nito ni James, ang konteksto nun ay tungkol ito sa pagtulong. Sasabihin mo na pagpalaan ka ng Panginoon, pero wala ka namang binibigay sa kanya, parang kulang naman sa gawa yun. Pagpalaan ka lang ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, ang gawa importante. Kaya ang gawa na walang, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So dito ay ipinapakita niya na yung gawa ay bunga ng pananampalataya. Mga kapatid, ang context sa panahon ni James noon ay iba. Ang gospel ay ipinapakilala pa lamang nila. At ang sitwasyon ng kanilang konteksto, ang mga tao, ay hindi nayos sa pagbibigay. Hindi palabigay. So, maraming mga tao ang hirap sa kanilang buhay, pero walang kumakalinga. So kaya dito, yung lahat ng mga taong nakukumberte nila ay kanila pong hinihikayat sa pamamagitan ng ganito. Na kinakailangan, kung mayroon ka na talagang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ipakita mo yan sa pamamagitan ng iyong gawa, matuto kang magbigay. Matuto kang tumulong sa iyong kapwa. So ito po yung context ni James. Taghirap yung kapaligiran at kailangan nilang magturo ng ganito. At sa ganitong pagtuturo, mga kapatid, wala namang masama rito. Kasi kung tutusin, ang lahat ng ginagawa natin ay ginawa natin kasi meron tayong pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi meron tayong pananampalataya. Kaya tayo gumagawa sa ating Panginoon kasi meron tayong faith. Pero technically, mga kapatid, hindi po natin pwedeng pagsamahin yan na parehas lang. Kasi hindi tayo pwedeng iligtas ng Diyos sa pamamagitan ng gawa. Amen? Hindi pwedeng iligtas ng Diyos ang tao dahil gumagawa siya. Ang pagliligtas ng ating Panginoon base doon sa iyong pananampalataya.
Yung pagtitiwala mo sa Diyos, yun ang kinakount ng ating Panginoon. Hindi yung marami kang ginagawa, pero wala ka namang faith sa ating Panginoon. Wala ka namang tiwala, ang ibig kong sabihin. Gumagawa ka, pero wala kang tiwala kay Lord. Eh, hindi po yun ang inahanap ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ni Pablo, ang pananampala, ang gawa ay hindi magliligtas sa atin. Hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa kaya kayo ililigtas. Ang kaligtasan ay base doon sa grace, kaloob. May faith ka lang, iniligtas ka na. At ang faith mo, hindi nagtatrabaho. Hindi ka nagpapawis sa faith mo. Ina-activate mo lang ang pagtitiwala mo sa Diyos. At dahil activated ang pagtitiwala mo sa Diyos, ang faith ba, ang pagtitiwala ba sa Diyos, pinapawisan ka, nagpapagod ka ba doon? Wala. Nananampalataya ka, nagtitiwala ka sa Panginoon. Yung pagtitiwala mo yun, yun ang nire-recognize na ating Panginoon. Kaya nga, dahil sa faith mo, ililigtas ka ni Lord. Amen, mga kapatid? Ang linaw yun eh. Magtrabaho ka na magtrabaho, absent na ang faith mo, tingnan natin kung maliligtas ka. Hindi po na-earn ang kaligtasan. Hindi po siya na pinagtatrabahoan. Kasi kung pinagtatrabahoan ang kaligtasan, eh papaano na yung mga lumpo, yung mga imbalido, yung mga kulang, disabled. Eh siyempre wala nang trabaho yan. Eh di napaka-unfair naman sa kanila dahil wala na silang pagpapagal, hindi sila nagtatrabaho, hindi sila ligtas. Unfair yun, mga kapatid. Kaya nga, lahat ng mga tao maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya, anuman ang iyong kalagayan sa buhay. Disabled person ka man, mayaman ka man, mahirap ka man, lahat tayo ililigtas ng Diyos dahil sa pananampalataya. Amen, mga kapatid? Very clear po ang explanation ng banal na kasulatan. Pero of course, ang pananampalataya dapat may obedience. Kaya yung obedience at saka yung faith goes hand in hand when it terms of relationship with the Lord. Hindi pwedeng iwanan mo ang isa, trabaho ka lang, bagsak na yung pagtitiwala mo sa Diyos. Hindi pwede yun. Ang isa naman, puro ka na lang faith din, pero wala ka ng concern sa iyong kapwa, wala ka ng paglilingkod, basta puro ko lang salita, declaration ng gano'n, wala ka namang ginagawang mag-initiate na yung faith mo, i-activate mo, wala namang gano'n. Eh mga kapatid, hindi rin po maganda yun. Kaya na, dito, importante yung dalawang ito, i-balansin natin. Mahalaga ito sa buhay natin. Mayroon tayong pananampalataya at mayroon din po tayong pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga, yung dalawang ito na parable na ito, pinagsama rito para maintindihan natin kung ano talaga ang dapat nating gawin sa buhay para maging tumpak ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Ulitin ko, ang pananampalataya lang ang makapagliligtas. Pero kung walang obedience, yung faith mo ay hihilain kanyang pababa. Kaya yung pananampalataya mo at saka yung obedience mo sa ating Panginoon dapat ay tuloy-tuloy yan. Sabay-sabay yan. Hindi good works ang magliligtas sa iyo, faith. Kaya kinakailangan talaga mga kapatid, bago yung mga good works na yan, bago yung pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon, yung faith mo na ang siyang madibilo sa atin. At ang faith na tinutukoy dito, yung faith na active. Lumalago. Hindi dito pinag-uusapan kung malaking maliit yan, wala yan. Walang maliit at malaking pananampalataya. Ang mahalaga, activated ang faith natin. Kahit siyang maliit, sabi mo, bago pa lang ako, maliit faith ko. Sila matagal na, talagang malaki ng faith nila. Eh, hindi yun, mga kapatid. Eh, ang mahalaga, activated ang faith natin. Sapagkat, yung milagro ng Diyos, dito po, nag-a-activate din.
Pero doon sa works natin, hindi po nag-a-activate ang power ng Panginoon doon. Yun ay paglilingkod lang natin tayo bilang alipin. Pagkatapos natin maglingkod, sabihin natin, wala akong kabuluhan. Pero doon sa pananampalataya, yung power ng Diyos nag-a-activate. So, kita natin mga kapatid ang pagkatiba. Amen? Kita natin. Kaya, tuloy lang po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pagkatapos natin maglingkod, sabihin natin kay Lord, Lord, natupad ko na po yung aking katukulan bilang alipin mo. Huwag tayong maghintay ng mga kung ano po mga recognition. Eh, yung iba nga, kung minsan, nakakaano kasi nilalagay yung pangalan sa upuan. Yan. Mayroong donated by. Kasi gusto nila, kahit matagal na makita pa rin doon sila rin donate. Meron kaming binigay na upuan din natin yan. No? Talagay sa likod, donated by. Pangalan ko. Sabi ko, tanggalin niya. Inukit. Doon sa kahoy. Kahirap alisin yun. Pero pinapatanggal ko kasi ayaw ko ng ganyan. Nag-donate ako kasi in obedience to God. Pero hindi yung para i-recognize ako. Mahirap yun. Pero meron talagang ganun. Kaya nga, nakakalungkot. Kung gagawa tayo para magpa-recognize, kakahiya kay Lord, mga kapatid. So, ito po yung ibig sabihin ng parables nito, yung dalawang parables nito, pananampalataya at paggawa na mayroon silang magkaibang prinsipyong tinatahak. God bless you po. To God be the glory.